simpleng katanungan bago natin simulan ng video. Kung gusto nyong upload na natin kaagad yung susunod na part, mga kabayan, syempre, pakicomment naman, #JD. Kapag maraming nag-comment at dahil malakas kayo sa akin, upload ko kaagad yan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Wika ni Mang Cosme. Ngunit hindi naman kumbinsido si Badong na siya nga ang may gawa ng pagkatalo ng aswang. At lingid din sa kaalaman ng karamihan na ang tinutugis nilang aswang walang iba kung hindi si Poldo. Nang malaman ng taong bayan na nailigtas nila ito, kaagad silang dinumog ng napakaraming tao. Karamihan sa mga nagpunta ay gusto lang makiusyoso. Kaya naman kaagad silang pinauwi ni Mang Cosme. Tanging asawa at anak lang ni Poldo ang hinayaan nilang makapasok. Laking pasasalamat nito dahil nagawang iligtas ng dalawang binata ang kanilang padre de pamilya. Ngunit nababagabag si Ruben dahil sa totoong nangyari, walang kaalam-alam ang asawa at anak ni Poldo sa totoong kaganapan. Sa tingin ko po, Tay, kailangan nating sabihin kay Aling Belen ang nangyari kay Mang Poldo. Magiging mapanganib kung ililihim natin ito sa kanila. Uwi ka ni Ruben. Habang nakaupo sila sa labas ng tahanan, hinayaan nilang makapag-usap ang mag-anak. Sa palagay ko, tama ka, Ruben. Hayaan muna natin silang makapag-usap. Tugon ni Mang Cosme. Ngunit laking gulat ng dalawa nang bigla na lang silang makarinig ng sigaw mula sa loob ng tahanan. Boses ito ng asawa ni Poldo. Dali-daling tumakbo ang dalawa at nakita nilang namimilipit sa sakit ang kanilang pasyente. Hawak-hawak nito ang kanyang tiyan. Tay, kailangan po natin siyang igapos. Maaaring lumabas ang kanyang pagiging aswang. Manang Belen, ikinalulungkot po naming sabihin pero nayanggaw po ang asawa niyo. Uwi ka ni Ruben. Kaagad namang kumuha ng lubid si Mang Cosme upang itali ang kamay at paa. Magmadali ka. Sabihin mo kay Badong nakakailanganin ko ang tulong niya dito. Uwi ka ni Mang Cosme. Dali-dali namang tinawag ni Ruben ang kapatid. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Badong. Kaagad na nitong sinimulan ang panggagamot. Ngunit ilang ulit niya nang sinusubukang palabasin ang nilalang. Ngunit wala pa rin nangyayari kay Poldo. Tatay, Manong Ruben, mukhang malakas ang kapit ng nilalang sa katawan ni Mang Poldo. Hindi na natin kayang palabasin to gamit lang ng simpleng dasal at langis. Uwi ka ni Badong. Naunawaan naman ito ng kanyang tatay. Kaagad nilang ipinagbigay alam sa asawa ni Poldo ang nangyari. Halos gumuho ang mundo ng ginang sa narinig. Kitang-kita ni Badong ang pagkalugmok nito. Kaya naman napagpasyahan ni Badong na magmungkahi sa kanyang ama. Tay, kailangan ko magpunta sa gubat. Alam ko po yung dapat gawin para maibalik natin si Mang Poldo. Pakiusap po, tay, payagan niyo po ako. Uwi ka ni Badong. Buntong hininga lang ang itinugon ni Mang Cosme sa kanya. Dahil alam niyang napakahina ni Badong pagdating sa pisikal na labanan, alam din ng matanda ang gagawin ng binata. Ito ay tugisin ang aswang na nagbigay ng sumpa kay Poldo. Hindi naman kita mapipigilan. Popuslit at popuslit ka din, kaya sige na. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka lalakan mag-isa, Badong. Isasama mo si Manong Ruben. Uwi ka ni Mang Cosme. Kaagad namang napangiti ang binata at nilapitan ang asawa ni Poldo. Manang Belen, huwag po kayo mag-alala. Gagawin po namin yung lahat ni Manong Ruben para po gumaling si Mang Poldo. Sa ngayon po ang mas makakabuti, dumito po muna kayo sa tahanan. Maaari niyo pong gamitin yung kwarto ko dahil ilang araw po kaming mawawala ni Manong eh. Uwi ka ni Badong. Kinabukasan ng umaga ay kaagad na silang lumakad. Baon ng mga paalala ng kanilang ama, buong tapang nilang sinuong ang kinaroroonan ng nilalang na yumanggaw kay Poldo.
Alam ito ni Badong dahil minsan niya na itong napuntahan at nasilayan. Nang makarating sila sa lugar ay nagtaka si Ruben dahil alam niyang iyon ang bahagi ng kagubatan kung saan maraming tumutubong halamang gamot. Dito ang palaging pinupuntahan ni Badong upang kumuha. Sa haba ng panahong kumukuha ka ng mga halamang gamot, ni minsan, hindi ka man lang nagsabi sa amin ni tatay na pugad pala ito ng mga aswang. Paano kung may nangyari sa'yo? Wika ni Ruben sa kapatid. Ngunit ngumiti lang ito sa kanya at kaagad na tumugon. Manong naman, sa palagay mo maglalakas loob akong pumunta dito kung wala kong sinasandal ang kakampi? Ayan o, tumingin ka po sa gawing dulo. Tugon ng kapatid habang nakaturo sa isang tumbang puno ng hibyok. Wala namang nakita si Ruben nung una. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang naaaninag ang imahen ng isang napakalaking kalabaw. Ah, ang gamilaw ni Manggador, di ba? Teka, paanong nandito yan? Matagal nang patay si Manggador, dapat umalis na yan ah. Wika ni Ruben. Ngunit bigla siyang napatingin sa kapatid. Napagtanto niyang si Badong ang pinili ng gamilaw upang maging kahalili ni Gador. Ito ang magiging tagapagbantay ng lugar. Ang bahaging iyon ng kagubatan, bahagi ng isang malawak na lagusan o kung tawagin ay lantawan. At sa tuwing sumasapit ang 100 taon, pumipili ng tagapagbantay ang gamilaw upang magsilbing tanod ng lugar. At kaakibat ng tungkuling ito ay ang kakaibang kapangyarihang ipinagkaloob sa mismong lantawan. Alam mo manong, kapag malapit ako sa lugar na to, walang sino man ang makakagalaw sa akin. Ito yung dome ko eh, at kakaiba ang lakas ko kapag nandito ko. At totoo manong, ilang beses niya na akong tinangkang salakayin pero hindi siya nakakalapit dahil sa gamilaw. Uwi ka ni Badong. Nagpa siya ang 2 mamaynga muna sandali. Tanghali na ng mga oras na yun. Namitas ng mga pruta si Badong. Samantalang si Ruben naman ay gumawa ng maliit na kubong gawa sa dahon ng hibyok dahil biglang kumalimlim ang kalangitan. Kakatapos lang niyang gawin ang kubo nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sumaktong naroon na rin si Badong. Kagad silang nagpaningas ng apoy at naupo sa harapan nito. Bigla namang pumasok sa isipan ni Badong ang tungkol sa kanilang ninunong si Tatang Kristo. At alam niyang naikwento ito ng kanilang ama kay Ruben. Kaya naman kinulit niya ang nakakatandang kapatid upang magkwento. Naisip ni Ruben na magandang pampalipas oras din yon para sa kanila. Ang mga sumunod na kwento ay batay sa salaysay ni Ruben, ang kasaysayan ni Tatang Kristo bilang isa sa pinakamagaling namang gagamot sa kanilang lugar. Si Tatang Kristo ay nakilala noong kasagsagan ng pananakop ng dayuhan. Nang dumating ang mga Amerikano sa bansa, nasa edad 7 taong gulang na siya. At dahil sa pakikipaglaban ng mga Pilipino noon, naulila siya ng maaga. Isa ang kanyang ama sa mga revolusyonaryong nakipagtuos sa mga dayuhan para sa kalayaan ng bansa. Tubong Cavite ang ama ni Tatang Kristo at napilitang umalis sa lugar upang manatiling ligtas ang kanyang mag-anak. Hanggang sa napadpad sila sa kapuluan ng Negros, sakay ng isang bapor mula sa pantalan ng tundo. Pagmamay-ari ito ng isang negosyante, nakiusap silang magbabayad upang makaalis na sa lugar. Pumayag naman ang kapitan. At pagdating nila ng Negros, nagkaroon sila ng panibagong pagkakataon upang mamuhay. Sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat, binitawan ng kanyang ama ang sandata upang humawak ng kagamitang pangsaka. Dumating ang pagkakataon nang matapos na ang pananakop ng mga Amerikano at binigyan ng kalayaan ang bansa. Ngunit isa na namang panibagong dayuhan ang pumasok upang angkinin ang kanilang lupang tinubuan.
panahon ng hapon. Binata na si Kristo at isang napakakisig na lalaki. Madalas hinahangaan ng mga kababaryo dahil sa taglay na lakas at kabutihang loob. Ngunit bago ang lahat sa kanya, nang patayin ng mga hapon ng kanyang ama at ina sa mismong harapan niya, nagkimkim ng galit ang binata hanggang sa napagpasyahan niyang maghiganti sa mga pumatay sa mga magulang. Mag-isa niyang sinalakay ang maliit na kuta ng mga hapon na kung tawagin ay garrison. At gamit ang kanyang lakas, isa-isa niyang pinagpapatay ang mga ito. Hindi alintana ang tama ng bala sa katawan. Pinugutan niya ng ulo ang bawat nakakasalubong na kaaway. At nang maubos niya na ang mga ito, nagpasya siyang kitilin ang sariling buhay. Ngunit isang matanda ang pumigil sa kanya. At ayon sa matanda, hindi pa nagtatapos ang kanyang misyon. Kagad siyang nawalan ng malay, marahil sa sobrang pagod at mga sugat na natamo. Nagising ang binata sa loob ng isang yungib. Kagad siyang bumangon at inikot niya ang kanyang tingin, hanggang sa nakita niya ang matandang tumulong sa kanya. Kaagad niya itong nilapitan upang kausapin. At ayon sa matanda, halos isang linggo na siyang walang malay. Medyo magaling na din ang kanyang mga sugat at alam niyang dahil ito sa pag-aalaga ng matanda. Kaagad siyang nagpasalamat at nagpasyang umalis. Ngunit pinigilan siya ng matanda. Hindi ka pa maaaring lumantad sa bayan, bata. Mainit ka sa mga hapon. At siguradong kapag nakita ka nila, tatadta rin ka ng pinong-pino. Uwi ka ng matanda. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Husto. Mamamatay na din pala ako sa kamay nila. Sana hindi mo na lang ako tinulungan. Bakit mo pa ako iniligtas? Tugon ni Kristo. Kaagad namang tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Kagaya ng sinabi ko sa iyo bago ka mawalan ng malay, isang linggo na ang nakakalipas. Hindi pa itong oras para mamatay ka. Dahil may tungkulin kang kailangang gampanan. Manatili ka sa yungib na ito at ituturo ko sa iyo ang lahat. Sinunod ng binatang Kristo ang sinabi ng matanda. Tinuruan niya ito ng mga pamamaraan sa pakikipaglaban, partikular sa paggamit ng dasal at orasyon. Halos mabaliw si Kristo sa mga itinuro ng matanda. Ngunit nang ibabaw ang kanyang pagnanais na mamuhay para bigyan ng katarungan ang kamatayan ng kanyang pamilya. Hanggang sa dumating na ang panahong naging handa siya, nilisan niya ang yugib at sinimulan ang adhikain. Makalipas ang ilang taon, hindi na muling nagpakita sa kanya ang matanda. Inisip niyang nagpakalayo-layo na din ito nang dahil sa kaguluhan. Sa taglay niyang kaalaman ay isa-isang pinabagsak ni Kristo ang mga dayuhan. Nakarating din sa kabayanan ang kanyang mga ginawa, kaya hinanap nila ang binata upang samahan ito sa pakikipaglaban. Dito na nagsimulang mabuo ang isang hukbong lumalaban sa mga hapon. Ipinagpatuloy ng pangkat ang pakikipagtuos sa mga dayuhan. Hanggang sa tuluyan nang napabagsak ang mga himpilan ng hapon sa buong pulo ng Negros. Kumalat na din sa buong bansa ang balitang may isang lalaking hindi tinatabla ng bala at may kakaibang lakas na kayang pumatay ng 100 katao gamit lamang ang kanyang itak. Namuo ang mga takot sa dayuhan at dahil dito, hindi na sila nagtangkapang pasukin ang pulo ng Negros. Hanggang sa muling bumalik ang mga Amerikano at tuluyang napasuko ang mga hapon. Nang makamta ng katahimikan, wala nang dapat ipaglaban kaya nagpasya si Kristo na lumagay sa tahimik. Nagkaroon siya ng asawa at mga anak. Isa na nga dito ang kanilang lolo na si Mang Abner, ama ni Mang Cosme. Ngunit sa kanilang magkakapatid, si Mang Abner lang ang hindi tumanggap sa pamana ng kanyang ama. Bagaman siya ang pinili ni Tatang Kristo,
Nagdesisyon siyang umalis sa kanilang lugar. Balik tayo sa kasalukuyan. Namangha si Badong sa kwento ng kanilang ninuno. Ngunit hindi pa din ito nalaman kung ano ang kaugnayan ni Gador at nang Gamilaw sa kanilang pamilya. Pero Manong, yung Mang Gador sa kayong Gamilaw, paano naman sila napunta sa pamilya natin? Tanong ng binata. Napangiti naman si Robin dahil wala din siyang kaalam-alam kung ano ang koneksyon ni Gador at nang Gamilaw sa kanila. Nako, pasensya ka na bunso pero parang hindi ko yata masasagot yung tanong mo. Wala kasi akong ideya. Walang sinabi sa akin si tatay eh. Tugon ni Robin. Maya-maya lang ay tumila na ang ulan. Napansin nilang papalubog na ang araw, kaya kaagad na silang naghanda. Napakabilis lumipas ng oras ah. Halika na Dong, kailangan na nating magpatuloy. Wika ni Robin, ngunit pinigilan siya ng kapatid. Hindi Manong, mananatili tayo dito. Walang ibang pupuntahan ng nilalang kung hindi sa bahaging ito. Mas makakabuti para sa ating magtago sa mga puno. Wika ni Badong. Kagad nilang sinara ang ginawang kubo at tumakyat sa itaas ng puno. Samantalang ang Gamilaw naman, bigla na ding naglaho sa lilim. Bagaman kinakabahan, pinili ni Ruben na magtiwala sa kapatid dahil alam niyang higit ang kaalamang taglay ni Badong tungkol sa lugar at malaki ang tiwala niya dito. Maya-maya lang ay tuluyan nang lumubog ang araw. Unti-unti na ding kinain ng kadiliman ang buong gubat. Hindi gumawa ng ingay ang magkapatid hanggang sa naramdaman ni Ruben ang kakaibang presensya. Nang tumingin siya sa ibaba ng puno, isang lalaki ang naglalakad. Tumingala ito sa kanilang kinaroroonan, ngunit laking pagtataka niya dahil hindi sila nakikita. Napangiti na lang si Ruben dahil alam niyang gawa ito ng kapatid. Pinagmasdan nila ang susunod na gagawin ng lalaki. Nakita nilang lumuhod ito sa lupa. Hinawi ang mga tuyong dahon sa paligid. Dumukot ito ng putik. At laking gulat nila dahil isinubo ito ng lalaki at ninuya. Matapos nun ay niluwa niya ito at ipinahid sa kanyang katawan. Paulit-ulit niya itong ginawa. Hanggang sa mapuno ng itim na putik ang kanyang katawan. Dito na nakaramdam ng kakaibang kilabot si Robin. Ito na ang unang pagkakataon na makakakita siya ng pagpapalit balat ng isang aswang. Nanlaki ang mga mata ng dalawang binata. Unti-unting nagbibitak ang balat ng lalaki. Lumalabas sa mga bitak na yon ang napakakapal na balahibo. Unti-unti ding humahaba ang kanyang mga kamay. Maging ang nguso nito ay tila nguso na ng isang baboy ramo. Rinig nila ang paglagutok ng mga buto sa likuran habang humahaba at bumabaluktot ang katawan. Nang matapos itong magpalit ng balat, nagpahinga ito habang nakaluhod. Dinig nila ang malalim na paghingal. Kinuha ng dalawa ang pagkakataon para mahuli ang nilalang. Tahimik na kumilo si Badong upang kunin ang lubid. Dinasalan sa kanyang likod. Gumawa siya ng isang silo at nang matapos niya ito ay bigla siyang tumalon mula sa sanga ng puno, sabay hagis ng lubid sa leeg ng nilalang. Laking gulat nito dahil paglapag ni Badong, bigla itong tumakbo papunta sa isang puno upang itali ang dulo ng hawak niyang lubid. Ilang beses itong nagpumiglas pero hindi niya magawang kumawala mula sa kapangyarihan ng lubid ni Badong. Namangha naman si Ruben sa ginawa ng kapatid. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang kaalaman nito. Ang buong akala niya ay hindi pa din umuusad ang kanyang kaalaman. Nang masigurado ni Badong ang pagkakatali sa dulo ng lubid, kaagad na ding bumaba si Ruben.
Habang naglalakad ay nag-uusal siya ng dasal sa hawak niyang itaka at itinutok sa liig ng nilalang. Mga walang iya kayo! Mga bata kayo! Anong kailangan niyo sa akin? Wika ng aswang habang pinipilit na kalasin ang tali sa kanyang liig. Huwag ka na magpumiglas dahil wala nang makakaputol ng lubid na yan. Sabihin mo sa amin kung bakit mo nianggaw si Mang Poldo. Wika ni Badong. Tumigil sa pagpiglas ang aswang at kaagad nag-angat ng tingin. Nianggaw. Hiniling niyang maging kagaya ko para maprotekta ng kanyang pamilya. Kaya huwag niyo kong sisihin sa kung anong nangyayari sa kanya. Wika nito. Hinila ni Badong ang tali sa liig. Dahilan para lalong masakal ang aswang. Walang taong nasa matinong pag-iisip ang hihilingin na maging aswang. Tugon ni Badong. Hindi lahat ng tao kagaya ng pag-iisip mo, bata. May mga taong nais maging halimaw kaysa sa maging api sa paligid ng mga taong mapangalipusta. Kagagawan ng mga kagaya niyong malalakas ang pagkadesperado ni Poldo. Hinang-hina siya sa sarili niya. Kaya pinili niyang lumapit sa akin upang magtaglay ng lakas. At sino ba naman ako para tanggihan ang taong humihiling para sa sariling kasamaan? Wika ng aswang. Nag-init ang ulo ni Ruben kaya kaagad niya itong biniguasan gamit ang hawak na itak. Walang yaka. Sinamantala mo ang kahinaan ni Mang Poldo. Isa lang ang nararapat sa mga kagaya mo. Ang mamatay! Akmang tatagain na sana ni Ruben nang bigla na lang siyang pigilan ni Badong. Teka, sandali lang, Manong. Hayaan mo kung kumausap sa kanya. Sandali lang! Wika ni Badong. Kagad itong lumuhod sa harapan ng aswang. Nagtaka si Ruben sa ginagawa ng kapatid. Ngunit nakita niyang biglang nanigas ang katawan ng elemento habang nakatitig kay Badong. Makikiusap ako bilang isang tao. Alisin mo ang sumpa sa katawan ni Mang Poldo dahil alam kong pinagsisisihan niya ang naging desisyon niya. Kaya pakiusap, hayaan natin siyang mamuhay ng normal. Wika ni Badong. At sa hindi malamang kadahilanan, nanginig ang katawan ng aswang na tila natatakot. Unti-unti itong nagbalik sa pagiging tao. Laking gulat ni Ruben dahil biglang umiyak sa harapan nilang dalawa ang lalaki. Nagsindi ng sulo si Ruben upang makita niya ang muka. Nagulat silang dalawa dahil ang aswang na yon ay kumpare ng kanilang ama, si Mang Kaloy. Paniwala kayo o hindi, wala akong magagawa para tanggalin yung sumpa sa pasyente nyo. Dahil maging ako, ilang ulit ko nang sinubukang alisin yung sumpa sa katawan ko. Ngunit walang gustong tumulong sa akin. Hindi nila ako nauunawaan at kailanman hinding-hindi tatanggapin ng isang albularyo ang katulad ko. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan natin ang susunod na episode ng ating kwento. Same! Kung gusto nyong i-upload bukas kaagad ang susunod nating episode, paki-comment lang, #JD. Yan lamang, mga kabayan. Maraming salamat. Paalam.